mo luha, di na pipilitin pa ikaw. Ay puta, walang tasa yung lapis. Welcome back, tol. Welcome back sa aking channel. Ngayon kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yan. Mag-share ka na rin, mag-like and mag-comment ka na rin para kumalat pa tayo. Tsaka pindutin mo na rin yung ano, yung tiling bell na yan para updated ka sa mga ilalabas ko pang mga video. Tsaka isa ka sa mga una pang makakanood. Paano masabi? At sa video nga pala natin ngayon, mga tol, magbibigay ako ng 5 tips. 5 importante bagay na dapat nyong malaman sa pag-drawing. Walang hindi ito ano, hindi ito sa pag-charcoal lang, hindi ito sa graphite, sa copy, sa basta sa ano to, mga alam ko lang, mga dapat na alam nyo. Isa puso nyo bago kayo magpatuloy sa pagka-drawing. Kasi ito yung mga bagay na talagang alam ko na in-apply ko rin sa sarili ko. Kaya akong isa ka sa mga ano, sa mga sawi. Dahil kung isa ka sa mga marami pa, may mga gusto ko pang malaman sa pagka-drawing. Newbie o nako-confuse pa, tama ka ng channel na nanilapagan at video na pinanood. Kaya panoorin mo tong video na to hanggang dulo. At yun, mga tol, ang una sa ating listahan, may listahan ako gumawa. Ang una sa listahan natin is number 1 ay huwag kang magda-drawing ng pagod. Yun. Ako rin ganun. Hindi talaga ako nagda-drawing ng pagod. Kung ikaw nagko-commission ka na, is huwag kang magda-drawing nang wala ka sa mood, pagod ka, masakit yung kamay mo, kasi nakaka-apekto talaga yon sa pagda-drawing mo. Ako, mabilis ako mag-drawing. Ang pinakamatagal kong ginawa is isang upuan lang kasi talaga ako gumawa. Gusto ko pag gumawa ako, isang upuan lang. Kaya ang pinakamatagal ko is 5 hours. Okay na yun. Kaya ako, kahit ganun ako kabilis, pinakamabilis ko 2 hours, 1.5 hour. Kaya pag naghihingi ako ng, pag may client ako, ang hinihingi kong time is 1 week. Really, nigga? Pero isipin nyo ha, 1 week yung hiningi ko, pero 1 hour to 2 hours lang ako gumagawa, kasi depende yun sana kung sa size tsaka sa, pero yun ang pinaka-common is isang ulo lang tsaka 16x20 na ano, yun 1 to 2 hours ko lang ginagawa. Pero ang allotment ko, ang binibigay kong araw is 1 week, kasi mabilis nga ako gumawa pero lagi ako wala sa mood, lagi ako pa kasi marami din akong ginagawa. Kaya hindi ko ginagawa talaga kahit na rush na, kahit na gustong ano na, kailangan ko na gawin, hindi ko muna ginagawa. Gusto ko na sa mood ako. Nagpapang yung kamay, yung orasyon, kasi orasyon yun eh. Hindi ako nagda-drawing talaga ng wala. Huwag na nawala ako sa mood, tsaka pagod ako. Yun ang huwag na huwag nyong gagawin, kasi kahit na gano'n kayo kagaling, pag wala kayo sa mood, kasi ang kamay napapagod, ang mata napapagod yan. Tandaan yan. Kaya yun, huwag nyong gagawin yun. Huwag kayong magda-drawing ng pagod. Ang pangalawa ay focus. Focus ka muna sa akin. Watashi wa watashi. De, focus ka muna sa isa. Focus ka muna sa isang style mo, art style mo. Kanyari, sa charcoal, sa graphite, sa ballpoint, sa inverted, kung saan mo gusto, kung saan mo gusto muna magsimula, is doon ka muna mag-focus. Hindi ko naman sinabi na sa isa ka lang talaga. Huwag ka nang mag-try ng iba. Kung gusto mo ng colored ka muna, color pencil. Pero focus ka muna doon, kasi sa ang
ang pagdadrawing, ang pagiging artist, hindi minamadali talaga. Kailangan mong matuto step by step. Kailangan mong mamaster muna yung isang style mo bago ka sumubo. Kasi ayun yung misconception eh, yung pinakamali ng baguhan, ilang artist ngayon na sumusulpot. Gusto nila, pag nagawa niya, nagawa na sila ng isang piece. Ano sila, try na sila ng iba. Wala mang masama doon, pero dapat master nyo na talaga. Dapat master nyo na, kasi mahirap yun. Ang dami nyo ang alam, pero di ba, wala naman kayong past, ano, wala kayong expertise, wala kayong pinaka saan ka ba kayo magaling. Parang dinaanan nyo lang yun. Diba? Pangat naman pag ganun. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo? Ano? Parang pag pinag-try kayo ng ibang ano. Diba? Kaya ako ngayon, ano muna ako eh. Charcoal talaga muna ako eh. Pero dadaanan ko yan. Mga yan, diba? Nag-graphite na rin ako minsan. Yung pagkukulay lang talaga, hindi ko pa ginagawa kasi mahirap. Hindi pa ako marunong magkulay. Magkulay ng mundo pwede. Labas! Itong pangatlo, siya sa ano, hinati ko to eh, siya sa mga, yung dalawa, common, itong tatlong natitira is, para sa akin mahalaga. Ito ang dapat yung ano, panoorin, ito ang pakinggan nyo. Huwag yung mga, hindi ako galit. Ito, yung huwag kang, don't compete, tsaka huwag kayong mag-drawing para magpa-impress. Diba? Kinararamdaman mo eh. Yun. Huwag magda-drawing kayo. Drawing lang para sa sarili nyo. Para sumaya kayo. Para magpasaya. Para matuto. Para gumaling. Huwag kayong magda-drawing na... Huwag kayong magda-drawing para may pag-competition. Kasi marami naman tayong artist. Marami magagaling. Ako, alam ko marami magagaling. Marami magagaling. Dito pa lang sa bahay eh. Sa kuya ko. Mas magaling sa akin kuya ko. Pero hindi kami nagko-kompetensya. Nagtutulungan kami. Ayun yung maganda sa amin. Kaya ayaw, huwag nyo gagawin yun. Yung, ay, magaling to. Pwede nyo sila gawing motivation. Inspiration. Kasi, magaling sila. Okay, gagalingan ko rin. Magpo-focus ako. Mag-practice pa ako. Yun, tama yun, pero wag yung ay ang galing na ito. Yung ay ang galing na ito, magpa-practice nga ako para malamangan ko siya, para mas marami akong kita, mas marami akong customer kaysa sa kanya. Yun, wag na wag niyang gagawin. Tsaka yung naiinggit kayo kasi masikat sila, mas marami silang ano. Kasi yung iba, may ibang effect yan eh. Mas tatama rin kayo, susuko kayo kasi ayun nga, mas marami silang fans, marami silang tagahanga. Kayo, focus kayo, huwag nyo i-compare yung sarili nyo sa kanila. Tandaan nyo na hindi nyo kailangang patunayan ang sarili nyo sa lahat. Ayan, kung magaling ka, ang tao magsasabi nyan. Ma'am, galing mo pala dyan ah, hindi ko alam ah. Hindi mo na kailangan patunayan yung sarili mo. Kung magaling ka talaga, ang tao magsasabi nyan. Diba? Kaya yun, wag na wag kayong makipagkompetensya. Mas may kaya kang gawin. Mas may kaya siyang gawin. May kaya kang gawin na hindi niya kayang gawin. May kaya siyang gawin na hindi mo kaya. Pares lang kayo. Yun. Kaya ikaw, practice ka lang. Kung ikaw wala pang nagsasabing magaling sa'yo ngayon, wala pang bumibilib sa'yo, syempre, baguhan ka pa. Kumbaga, hindi ka pa masyadong kaya. Kaya, i-value mo ang art para makita nila yung worth mo as an artist. Ito naman pang-apat, isa sa ano, mahalaga rin. Yung mindset mo tsaka point of view. Ito gasgas na to eh. Lagi ko tong sinasabi sa mga nakakausap ko. Sa mga classmate ko noon, yan, kung nanonood mga kayo mga tol, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo. Kaya ng lahat na mag-drawing. Kulang lang sa mindset tsaka sa practice. Kasi ako, pinaka natatandaan ko sinabi ng tatay ko tsaka sabi na rin sa akin ng ibang
mga nakapaligid sa akin dati, kung gusto mong gumaling mag-drawing, dapat familiar ka sa mga i-drawing mo. Totoo naman yun. Ngayon, ayun ang pinaka na-realize ko. Oo nga, tama nga naman. Kasi ako yung bata ako. Hindi, aminin mo natin lahat. Ay, diba? Kahit ako sa inyo. Pag nagda-drawing tayo ng... bundok. Paano ka nagda-drawing ng bundok? Diba ganito? Ah, ganyan. Ayan, what? Ganyan ka mag-drawing ng bundok, diba, ng bata ka. Ngayon, kung ano ang sabi sa akin, kung ano ang nakikita ng dalawang mata mo, ayun ang i-drawing mo, maging familiar ka. Nung lumaki ako, sabi ko, ay, hindi naman pala ganun yung itsura ng bundok. Nakita ko ng bundok, simula ako nakita ng bundok, ayan, ganyan na ako mag-drawing ng bundok. Eto, simple lang to. Hindi na, ano, pero malayo sa nakagits ng kong bundok. Ayan. Diba ganyan yung kahit na lang bundok, pag nakita ng bundok? Kumpara nyo dito, di ba? Oh, ganyan ka mag-drawing ng bundok dati. Kumpara mo sa ngayon, sa akin, yung ginawa ko. Ganun lang yun. O, paano ka gumawa ng pinya? Nung bata ka, ganito ka gumawa ng pinya, di ba? Ayan, ganyan. Ganyan ka gumawa ng pinya. May nakita ka bang ganyang pinya? Tanga ka ba? Diba wala kang nakita ng ganyang pinya? Kaya yun lang, kung ano yung nakikita ng mata mo, dalawang mata mo, yun ay i-drawing mo. Ay yung baguhin mo yung point of view mo. Totoo yun. Kaya lahat, para sa akin na lahat, kung mababago yung mindset, kung mababago yung point of view sa mga nakikita nila sa pag-draw, yung nakikita nila, kung ayun yung gagawin nila. Kasi ako hindi naman, nung na-realize ko yung mga ganito, yan, na-realize ko yan, yung drawing ko na ganyan, na dapat ganyan. Hindi ko pa naman kaya yan eh. Pinractice ko lang. Stroke, lines, tamang hawak ng lapis, tamang ganun. Yun, practice lang. Kung gagawin din ng iba yon, ay yung pinakamalaga para sa akin. Kung gagawin din talaga ng iba yon, practice lang. Kasi wala naman pinangako na magaling talaga agad gumanon, magawak ng lapis, tsaka mag-stroke. Tsaka pansinin nyo, yung mga may iba't iba tayo, yung iba magaling sa realism, magaling sa realistic, yung iba magaling sa animation. Kasi doon sila naging familiar sa anime, sa manga, di ba? Kung saan ka familiar, kumbaga sila, kaya na nilang mag-drawing ng anime, ng mga manga, mga cartoon, nang walang kopyahan. Kasi familiar na sa kanila every eye, every shape ng face. Familiar sila, alam nila kung paano nila i-execute yun. Alam nila kung paano nila i-drawing kasi doon sila familiar, doon sila. Yung iba magaling sa mga realistic, wala nang kopyahan pero nakakagawa ng mukha, mas magagandang piece, realistic piece. Kasi nga doon sila familiar, alam nila yung details ng mukha, ng mata, ng ilong, ng bibig. Kaya yun lang, talagang kung gusto mo gumaling, dapat familiar ka. Alam mo, drawing mo yung nakikita ng dalawang mata mo, mag-ipamiliarize mo yun. At yung panglima, mga tol. Last na tayo. Muna, patapos na tayo, ah. Parang wala pa kayo nakuha sa mga sinasabi ko. Hindi, yung panglima is master the basics. Yun yung yung kamalian ng iba, ng karamihan. Sobrang basic, hindi na ginagawa. Kahit ako, ano na ako doon. Nung nagsisimula, bata ako, hindi ko, ano yan eh. Ngayon ko lang talaga din na halaman. Ngayon ko lang talaga na-realize yung importance, yung kahalagahan ng base. Mga basics, basic shape, basic lines, gestures, postures, tsaka shadings, tapos yung source of light, yun ang hindi pinopokus ng mga nagsisimula ng mga baguhan. Marami akong nakikita nun sa group eh, sa FB, sa group, na ayan, baguhan sa pagdodrawing,
Tapos nagte-try na agad ng realistic, mag-portrait, charcoal portrait, graphite. Hindi ako game sa kanila, hindi ko sinabi ni sa kanila na mali yung ginagawa nila. Pero sa akin lang, bago nyo subukan yun, is aralin nyo muna yung mga fundamentals, yung mga basics. Kasi nakita ko eh, hindi talaga proportion, hindi pantay yung mata. Kumbaga wala talaga silang pinaka-pundasyon sa pagda-drawing. Sumubok agad sila. O sige, gagaling ka nga sa ganun. Pag tinuloy-tuloy mo, hindi ka naman mapapadrawing ng freehand. Hindi ka mapapadrawing ng walang kopyahan. Hindi ka makapagpatayo ng drawing mo. Ayun lagi sinasabi sa akin ng kuya ko. Ganun din ako dati. Hindi ko alam yung mga yun. Hindi ko alam yung mga perspective, mga volume. Yun, lagi niya sinasabi sa akin. Kaya ako, na-realize ko yung kahalagahan nun. Na kahit gano'ng karunong magkumopia, kung paprehand ka naman, di ba? Sablay ka. Marami mong kilalang ganun sa group, sa mga napapanood ko, sa mga kilala ko, sa mga nakakasalamuha ko. Ang gagaling ha, magagaling talaga sila. Sobra. Mas magaling pa talaga sa amin, magaling pa sa akin. Pero pag pinag-prehand, patayo, pagbigyan mo ng isang nakatayong drawing, hindi nila kaya, hindi sila marunong mag-sketch, hindi sila marunong kung ano yung pinakagagawin, hindi nila alam. Kaya yun, sa mga baguhan, huwag kayo magmadali. Sabi ko nga diba kanina, ang pagda-drawing, ang pagiging artist, hindi minamadali yan. O sige, magaling ka sa mga ganito, magaling ka na mag-portrait, magaling ka na, ikaw na magaling! At yun mga tol, tapos na. Sana may natutunan kayo. Kung wala, edi wala. De, sana kahit pa paano may naiambag ako. Kahit konti lang naman. Kung hindi nyo gusto yung sinabi ko, de, sana nagustuhan nyo talaga. Yun, sana mga tol. Sa susunod na ulit yung mga iba ko pa, marami pa akong ibibigay na tips sa inyo. Sa pagcha-charcoal. Basta marami pa, kaya subscribe na kayo sa akin. At bago matapos tong video na to mga tol, gusto ko lang muna mag-shoutout. Shoutout ko yung mga gusto magpa-shoutout yung nag-comment sa atin. Una-una kay kay paring John Michael. John Michael Talan. Tol, kumusta ka na? Shoutout sa'yo. Sana okay ka lang. Tsaka kay Rice Cyrus Braganza, sa aking classmate. Classmate din namin. Ito mga classmate ko. Neil. Si Neil Guillermo. Kay Papi Neil. Shoutout sa'yo, tol. Kay Anderson. Anderson Navarosa. Shoutout sa'yo. Kay Ridge, kuya. Shoutout sa'yo, kuya. Sharin. Nakakailang ka na. Kay Maye, Mariel Reagas. Shoutout sa'yo. Pre, kamusta ka na rin? Kay Bernard Fernandez. Kay Papi Bernard, shoutout sa'yo. Kay Daniel. Kay Cutie Pie. Daniel De La Rose, shoutout sa'yo. At kay Kuya Mamark, the animator. Kuya Mamark, shoutout. Kay Art Jason, shoutout sa'yo tol. Kay Mike Francis Kerubin, sa ating solid na tropa. At kay Carl Fernandez, sa ating pinakamalupit na supporter. Yan, kahit saan tayo lumagay, susuport ang tayo. Solid yan. Shoutout sa inyong lahat. At kayo, sa mga gusto pang ma-shoutout, sa mga nagustuhan ng video na to at gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa ating mismong video, sa video na to, sa baba, sa comment box. At isi-shoutout natin yan next video. Yun, tapos na mga tol ang ating pambubudol. Tapos na. Kaya sana nagustuhan nyo. Sana patuloy pa rin ang pagsuporta nyo sa akin. Mag-subscribe na kayo ulit sa akin, sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Yun mga tol, salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli.